I-follow nyo lang po ito sa ating, ano, ating profile para maging updated kayo. Good evening. Absent kagabi, sir. Tinawa pa. Okay lang po, mamay. Ang lesson natin kagabi is, ano, long division. Ngayon naman is synthetic division. No? Para makomplete. Ay! Good evening, ma'am G. Sorry, 11 o'clock na tayo. Ano? Galing kasi ako sa, ano, galing kasi ako sa faculty development ng review center namin. Ano? And, yan. Ito na, synthetic division. Thank you mo sa mga nagpa-follow, nag-like sa atin. Ano? Follow nyo lang po ito para every night makakapag-live tayo. Ako din, sir. Asin po ako. Nakisaya po ako sa vendor's art release. Really, Sir Gideon? Wow. Kailan? Kay gabi or kay ngayon? And thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Ano? Maraming salamat po. Mio. Good evening po. Good evening. Okay, synthetic division. Napakadali lang naman ito. Kung kagabi is long division, no, long division, thank you po sa mga nagpa-follow sa atin na nagsishare ng ating live. Ang long division, yung synthetic division is a simplified method of dividing polynomials, especially useful when dividing by a linear factor of the form x minus c, where c, isa lang yan, ano, is a constant. It is faster than long division, faster daw siya sa long division, and so often used when finding roots of polynomials or simplifying expression. Pang grade 7. Hindi, Sir Gideon, pang ano na to? Pang grade 10 na to. Yes, grade 10 yata itong ano. Kasi pagkatapos, yung synthetic division is, yun, tama, Betish. Good evening, mama. Hindi siya tinuturo sa lower year, ang alam ko, kasi synthetic division is another form ng pagkuha ng roots. No? Ano kaya? Okay? So, titignan natin dito. Kagabi kasi, nadami nagko-comment, ano, about, hindi, synthetic division na lang yan, synthetic division na lang yan. No, nung lesson natin kagabi is long division, lagi nilang sinasabi, kailangan tayong synthetic division. So, ang ano natin dito, may limitation kasi ang synthetic division. No? Kagabi, kung natatandaan nyo, meron tayong two variables, no? Two variables. No? Meron tayong xy squared, mga ganun-ganun, no? Plus 5x x squared y, mga ganun-ganun. No? Sa long division, pwede kasi yun. No? Dito, sa synthetic division, meron tayong mga rules na hindi pwede. No? Eh dito, kailangan lang natin is yung divisor natin, na tinatawag natin na divisor, is kailangan ganito lang yung form niya. No? Nakalinear lang siya. Tapos dito naman, kailangan isa lang yung variable natin. No? Hindi ka pwede maglagay ng merong x tsaka y. Kailangan x cube. Tapos ganyan-ganyan lang, x squared, tapos x, ganyan lang. So, ang daming limitation ng synthetic division. Pero, kung specific naman yung hinahanap natin, madali lang siya. Okay, example natin, sagutan natin. So, pagka long division tayo, ito, itong x minus 2, ay synthetic pala, i-equate mo yun sa 0, tapos ito, makukuha mo na siya is magiging 2. Okay, ito divisor natin na, equate mo sa 0 yung divisor, and then makakakuha ka ng value ng x, which is 2. Ngayon, isusulat mo yan ng paganyan dito. Okay? And then, ito naman, yung mga coefficient niyan, pagkasunod-sunod mo din, nangyari, 2, lagay mo dyan 2. Dito naman, pag plus, gawin mo positive 3. Dito naman, pag minus, gagawin mo negative 5. And then, dito naman, ibababa mo 4. Okay? Dali lang nito. Tama, very good, Sir Carl. No? Ito, madali lang siya. May limitation lang, no? Hindi siya kagaya ng long division kagabi na sobrang hirap, no? So, ang gagawin natin is yun na niya. Ay, good evening, Sir Yasu, good evening. Okay, kasi mula lang natin, ha? Nakaka 8 minutes pa. Second quarter, please. Last times plus. Okay. So, gagawin natin, ibaba muna natin to, no? Baba mo yan. O, yung unang-una, ito, 2. Ito yan, di ba? Ito na. Yan, mga coefficient niya. Susulat mo lang yan. May lumabas na sa...
May lumabas din ganyan sa Gen Ed. Sana pala natok sa inyo sa self-review. Ay, self-review kayo? Ayun. At least ngayon, napanood nyo na. No? Calculus, wala pa tayong calculus. ZDZYZ. Wala pa eh. Ano pa lang tayo? Ito, algebra is October. Baba mo tong 2. Okay, nabinaba mo na. Ito, i-multiply mo dyan, makakakuha ka ng 4. Ayan na, 2, i-multiply mo dyan, makakuha ka ng 4. Ito si add mo, 7. And then ito, i-multiply mo ulit dito, ulit-ulit lang, magiging 14. Negative 5 plus 14, yan ay 9. Ito, i-multiply mo dyan, makakakuha ka ng ilan? 18. And then ito, ilan? 22 pag inag-add mo. Ngayon, ito, ito yung quotient mo, ito remainder mo. Okay, paano mo yun magiging quotient, sir? Ito, babawasan mo yan ng isa. So, magiging ito na yung kanyang leading coefficient. No? So, magiging 2x squared. Kasi, etong 2, minainusan mo yan ng isa, kaya 2x squared. Ito naman, positive 7. No? Ito, babawasan mo yan ng isa, magiging 7x na lang. Tapos, ito, magiging 9. Ngayon, pag hindi nag-zero tong ano, magiging remainder mo yan, remainder 22. Okay. Kinulang na. Ay, kakasin mo na lang, Sir Gab. Ano pa lang, example pa lang. Mali ba? Mali ba tayo? Kakasin mo na lang, ano pa lang, pangalawang slide pa lang. Synthetic division. Tama ba? Tama ba tayo? Or yung mga nagsagot dyan, tignan nyo nga. Tama tayo. Okay, sige. So, para naman ma-check natin, no? Pwede naman natin ma-check, no? Kung tama ba yung sagot natin. Gusto niyo ba i-check natin? Tama? Ah, sige. Sir, may ego. Ah, pwede po mag-go out. Remainder X. Ah, tama. Okay, so pag tama yung sabi ni Sir guys, no? Pag isinulat natin itong sagot, pwede rin natin siyang ganitong form, no? 2x squared plus 7x plus 9. Tapos, ito, remainder 22, pwede mo siyang isulat ng plus. Pag positive, no? 22 over yung divisor mo. Na x minus 2. Very good, no? Very good. Dalawa yung ating pwedeng maging form ng sagot. Okay? Ang dami na kasing like. Hindi ka, kasi mula pa lang yan. 12, ano pa lang. 11 tayo nag-start na. Ito. Ah, sige. Anong sagot? Sagutan nyo muna. Hindi pa to quiz, ha? Ano pa lang to? Testingan pa lang, no? Testingan. Example pa lang tayo. No? So, sige nga. Ano unang gagawin? Pag negative po yung remainder, di po pwedeng ganun yun. Hindi, pag negative yung remainder, magiging negative 22 lang yun. Parang ganyan, no? Over x minus 2. Ganyan. Pag negative yung ating remainder. So, ano una natin ginagawa? Ito, i-transform mo muna siya sa ganito. Equate mo siya sa 0. Very good. Magiging x equals negative 3. Ngayon, ito na yung gagamitin natin na pang divide. No? So, ilagay mo yan dyan. Okay. Tapos, ganyan siya. No? Ganyan siya, para siyang nakaupo. No? Ginagawa natin yung parang nakaupo eh. And then, isulat mo to. Kailangan, sunod-sunod din yung mga ano mo, ha. Kunyari, ayan, x cubed, x squared, tas x, tas yung walang variable, constant natin, no? Yung walang variable. Sulat mo siya ng kasunod-sunod. 3, negative 5, 2, positive yun, no? Tas minus 8. Ngayon, pwede ka nang sit back and relax. Oo, ganyan siya. No? Para siya nagpapahinga dyan sa taas. Na kamahalan niya tayo. Ito siya itong kamahalan, no? So, itong 3, baba mo dito. And then, itong 3, multiply mo dyan. Ayan na, 3 times negative 3, makakuha ka na negative 9. And then, negative 5, hindi tayo magma-minus, kundi mag-a-add. No? Negative 5 plus, tama yun, no? So, magiging negative 14, very good, tama. And then, negative 14, i-multiply mo sa negative 3, makakakuha ka ng positive 42. Ngayon, 42 plus 2 magiging 44, and then i-multiply mo dito 44 times ganito topic na sakto. Sir Dave, no, sakto. So, multiply mo sa negative, makakuha ka ng negative ilan yan? 120, 132 ba?
44 ano? 2, 1, 3, 132, tama ba? 132, very good, no? 132, ata. 132, yan. Tapos negative, no? Kailangan negative. And then ito, ipag-a-add mo na sila, magiging negative 140. Ito yung ating remainder, ito naman yung ating sagot. Paano natin isusulat yung sagot? Ito, maminusan mo ng isa. Tapos ito yung magiging leading niya. So, substitute negative 3 sa x na lang, sir, to get the remainder. Hindi remainder kinukuha natin, sir, Narge. Kinukuha natin yung quotient. lahat pa kinukuha natin, no? Quotient and remainder, no? Remainder theory, no? Ano pa lang? Synthetic division pa lang. 3x squared. Tama yun, no? Betish. Negative 140. Wala kang agabi, sir, ninanap ka namin. Nila, sir, Pao, no? Sabi na, sir, Narge. 3x squared minus 14 plus 44. Very good. And then, meron tayong remainder na negative 140. Very good, ha? And then, sabi natin, pwede natin siyang isulat ng isang form. Ito yon, 3x squared minus 14x plus 44. Tapos, ayan, pagka negative yung ano mo, pwede mo siyang negative 140 over. Ano yung ano natin? Divisor natin ito. X plus 3. How to check if tama ang sagot? Late na po ako kagabi, sir. Mga 10 PM. Alam mo kung anong oras tayo kagabi? Alas 11, karang ganito. Check natin yung sagot. Paano din natin mag-check kung tama yung sagot natin? Let's check the answer. Okay. So, check natin yung answer. Pero tayo nun. No? Ang gagawin natin is ito. Ito. I-multiply natin dito. Okay? So, 3. Saan ko ba isusulat? Hindi ka kasi. Burahin ko na yung iba, no? Burahin ko na lang. Para hindi maano. Hindi ako mahirapan, no? Check na tayo, no? Checking na. Okay? Bang, babang, bang. Alam mo, nakatulog na nga ako kanina, eh. Gumising lang talaga ako para mag-live. Pagod ako. Pero kakayanin to, ano? Ganyan ba mag-divide? Ito gawin natin. Ito, multiply mo yan dyan. Ilan? Ilan yan? Tama ba yung gagawin natin? Ito, i-multiply mo yan. 144 times 3. 132, no? 132. And then, ito, i-multiply mo dyan. Makakakuha ka ng negative 42x. Ano dito? Ayan, ay hala late. Ay hindi, sir Jan, wala pa tayong quiz, no. Makikita nyo pag may quiz dito, ano na 'yon, start na. Saan na 'yon? Negative 40. How to check if time is late? Hindi pa kasi. Kumusta ba kahapon, sir? Oh, wala, pagod na new math teacher. Uy, congrats. Ay hala, hindi pa. Okay, pwede po ba foil method? Pwede. Hindi ko lang siya alam pa paano ipo-foil method dito. Medyo malaki kasi, no? Ginawa ko isa-isa tayo. Okay, ito. Multiply mo naman dyan. Makakakuha ka ng 9x squared. Tapos dito naman, magiging 44x. Good evening sa'yo, everyone. Ano po pala topic kagabi? Long division. No? Long division kagabi. Okay? And then dito naman, ilan yun? Negative 14x squared. And then positive 3x cube. Okay? Ano to? Positive ba to? Positive 132. Ilan yan? Positive ba to? Positive. Magiging 2x positive. To naman magiging, ang kulit ng ginawa eh. Napasaway eh. Pasaway yung ginawa na to. Negative 5x squared plus 3x cube. Okay, ngayon, itong remainder natin, i-add mo siya. Plus, negative 140. Okay? Ang magiging sagot mo dyan is 3x cube minus 5x squared plus 2x. Tapos ito, tinan mo, kung pag inag-add mo yan, makakakuha ka ng negative 8. Ayun yung sagot natin. Ito na yung ating checking. Kailangan, mababalik ka dito. Please do quadratic equation. Wala pa po tayong quadratic long division. Wala pa tayo eh. Not races. Wala pa po. Okay? Let's have our quiz na ba? Tanong ko muna.
Pwede ba yan sa synthetic division bago tayo mag-proceed? Ay, thank you, learn from Kashi. May nag-gift pala sa atin. So, thank you po ngayon ko lang nakita. Medyo nag-isult ka sa tayo. Thank you po. Salamat po sa gift mo. Ano pa lang, example pa lang. Pwede ba yan? Tanong ko lang, no? Pwede ba? Pwede mo na yan? Pwede ba yan, synthetic division? Tanong ko muna, bago tayo mag-proceed sa sunod na slide. Pwede ba natin gamitin ang synthetic division? Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Pwede? Okay, babasahin ko yung mga comment. Bakit? Bakit pwede? Bakit hindi pwede? Sige nga, babasahin ko muna. Good evening, Sir Pao. Synthetic... Sorry, gabing-gabi na tayo. No? Pagka-uwi ko kaninang alas 5, nagsimba ako eh. No? Tapos, kumain ako. Nakatulog na ako. So, gumawa pa tayong PowerPoint. Sakto tapos na ng ML. Ano, sagot mo na? Pwede? Okay, sabihin ko na yung sagot. Hindi. No. Uy, good evening! Si Sir Gian. Sa Alpha yan, si Sir Gian. Kita ko na. Kita ko na yung... Sinali ako ni Ma'am Bea sa, ano, sa GC. No? So, hindi pwede, no? Sagot natin. Binomial lang. So, kailangan, eh, pag ganyan, may double variable ka, dalawa variable mo, hindi pwede. Okay? Hindi pwede, no, x, y. Kailangan, at saka ito, may mga ganyan. No, hindi pwede. Yes. Nagpa-add ako para sa ano. May tatanong kasi ako sa inyo mamaya. Huwag ko na sabihin dito. Okay? Hindi pwede, ha? Pag merong mga ibang variable, pag two variables, let man solve its own problem. Have Henry, no? No, ha? No. No. Pag dalawang variable, hindi pwede. One variable lang tayo. Tsaka ito, kailangan yung naka-form ka lang ng ganyan. Okay? And then, magiging ano natin is C. Okay? So, let's have our quiz na. Quiz na, no? Mabulis lang to. 10 items lang. Go. Pagkaya ng iba sa kanila. Mga kasabihan sa ano yun. Teka. Meron ako niyan. Ano ba yun? Ayoko sabihin. So, favorite subject ko, matulog. Okay, nasagot. Gamitin natin synthetic division dito, ha? So, natatandaan nyo nung isang gabi, oy, Ma'am G, letter C. Next item, may nakalimutan ko rin itong synthetic, tapos later. Ah, sige, Sir Chan. Oh, sige, paanahin natin itong isang item na to. Nung nakaraan, ang ginagawa natin is factoring, tapos nag-rational expression tayo, dahil marunong na tayo mag-factoring eh. No, so ang ginagawa natin, pina-factor natin, hindi nagka-cancel tayo. Okay? Nga kagabi, ang ginawa natin is nag-long division tayo. A is the key. Wala tayo niyan dito, Sir Hel, no. Nagso-solve tayo dito, no. Okay, tapos kagabi, nag-ano tayo na letter C, Sir Hel. Ano yung ginawa natin kagabi? Long division, no. So, pag long division, tapos sunod naman tayo synthetic division. Okay? So, gagawin natin lahat yung tatlo. Okay lang ba? Dito lang sa problem na to. Gen Saya 3, letter C. Okay? Power of C, pag di alam ang sagot sa... ano ko eh, power of... Gusto ko matuto ng lahat. Ayan, very good. Yung mga gusto matuto, pwede mag-stay dito sa ating live, ano? Okay? Anong major po, Sir? Math, no? Major in math. BSed math yung katumbas ng let ko eh. Pero engineering ako, ano? Okay? So, gawin natin to... tatlo. Ito lang sa problem na to kasi problem number 1 tayo, no. So gagawin natin siya ng tatlong paraan, no. 203, okay, sige. Very good, Sir C. Tapos may Sir C easy, okay. Letter D, Ma'am Kat. Oh. Sige, gawin natin tatlong paraan, no. Okay, ito i-factor muna natin. Pag isinulat natin 'yan, 2x squared plus 7x plus 6 over x plus 2. So, ito yung ginagawa natin nung nakaraan sa rational tsaka sa factoring. Rational expression, hanapin nyo na lang dyan sa ating, pwede po Sir Tre Calculus, mahirap daw po yun. Wala pa tayong calculus, no? Slide method, tama Sir, ano, Sir Pin? Halos hindi ko to masagot nung nag-take ako ng PMA exam. Wala pa, ito lang, ano, tayo, algebra lang tayo ngayong buwan, ano? Meron pa ba sa engineering, Sir? Mahirap. Pero kung resilient, kaya yan, no? So, gawin natin to, i-factor natin yung taas. Papa natin ipa-factor yung gagamitin natin yung slide divide method. Naratutunan ko lang din dito. Okay? So, yung slide na ito, gagawin natin, dyan, imumultiply mo yan para mawala. No? X squared plus 7x, 2 times 6, makakakuha ka ng 12.
Ngayon, anong factor ni 12 para makakuha ka ng 7? X, ang gagawin natin dyan, 3 times 4. Sa mga hindi nakakasunod dito, favorite... favorite... Bias ko na nga. So, ang gagawin natin dyan, sa mga hindi nakakasunod dito, sa may slide na, panoodin nyo yung mga past live natin. Andyan yun, ha? Slow learning po kasi. Okay lang yan, no? Basta manood lang kayo araw-araw dito, gagaling kayo. So, 3 tsaka 4, ang gagawin natin, x plus 3 tsaka x plus 4. Ngayon, sa slide method kasi, yung 2, tinago natin, pinapunta natin doon, ibabalik natin dito. Okay, ito, gagawin mo dyan, dahil hindi siya nadidivide, gagawin mo, magiging ganito na siya. Itong 2, ilipat mo dyan sa x, magiging 2x plus 3 na. Tapos ito naman, x plus 4, nadidivide siya, 4 divided by 2, magiging x plus 2. So, ito ng dalawa yung factor natin, no? So, pag isinulat natin yan, x plus 2, tsaka 2x plus 3, over ito, x plus 2. Okay, so, ang gagawin natin niya, pwede na tayong mag-cancel. Cancelin mo yan, cancelin mo na, ito na lang matitira. So, ang sagot natin doon is letter C. Very good, nakita ko lahat, ano? Okay, yan na yung kalaban talaga. Yung x yan na yung kalaban. Yes, it's my new fave. Lahat tayo, paborito na yata to. Okay? So, ayan yung una nating una nating ginagawa is rational expression. Kung kaya nating mag-factoring. No, since, tapos cancel na lang. Tama yan, Sir Zeno. Okay? So, ayan na, isa na yan, no? Rational ang tawag natin dyan. Factoring plus rational expression yan, eh. So, ito naman is yung ginagawa natin kagabi sa mga hindi nakaabot. Ito na yung time para ma-recall natin, ano? Tawag natin dito is long division. Pag long division, ganito ginagawa natin. Paano nga yung long division? Ayan, susulat natin siya ng parang naka-division, no? Na 2x squared. Makalimutan na yun, kagabi lang to, ah. Okay, so, ang gagawin natin, itong unang term, i-divide natin ito. So, tinan nyo, 2x squared over x. Pag i-divide mo yan, may iwan yung 2, x squared divided by x, makakuha ka ng x. So, ito, ang gagawin mo, 2x, isulat mo dyan. Overtime ka palagi, sir, siba? Oo nga, eh. Ginagamit yan, sa totoong buhay. Wala pa, no? Itong mismong topic natin natin ginagamit, pero yung buong algebra ginagamit natin, ha? Master Kuya Quiz, no? Sa mga nagtatanong kung saan natin ginagamit sa totoong buhay ito, pag umabot ka ng engineering, no? Gagana to. Okay? At saka itong topic na to, minsan, hindi natin nagagamit, no? Specific na topic, no? Pero yung kabuuan ng algebra, nagagamit natin. Every time, no? Okay? 2x, i-multiply natin dito, magiging 2x squared. And then, 2x, ko yan, division pala. Baka si Chris na. Thank you, sir. Chris Master kasi yung Chris Master kasi tawag sa akin sa ano, sa program. 2x, eh. Tapos multiply mo naman to, 2x, multiply mo dyan, magiging 4x. Okay? And then, ito makakancel, tapos ito naman, i-minus mo, 7x, tapos minus 4x, magiging 3x. Okay? And then, 3x, i-divide mo ulit siya ng x. So, tingnan natin. 3x over x, magiging 3 na lang. Tapos, positive yun, yung gagawin mo, magiging plus. 3 times x, magiging 3x. Tapos, ito, 3, i-multiply mo dito, makakakuha ka ng 6. Baba mo muna pala to. So, 3x minus, 3x plus 6, 3x plus 6, magiging 0 na yan. Tapos, ito na yung magiging quotient natin, no? Letter C nga yun. Sakto, lalabas sa x. Tama, no? Miss ko na siya. Lesson learned. Okay? Ba't long division gamit? Hindi, pinapakita lang natin sa version 3. Tatlo natin ginagawa, no? Okay, punta na tayo saan? Dito lang sa unang example lang. Para recall na din sa mga hindi naka-attend kahapon. Okay? Ganyan pala yung proper, puro shortcut na lang ginagawa. Oo. Ay, ang bilis ba? Sorry, teka, bagalan nga. Saan ba yung ano? Wala nang iniinom ka. Hindi, yung sa mga hindi naka-ano, hindi mga nakasunod dito sa dun sa ginawa natin na long division, panoodin nyo na lang dito sa profile natin, no? Inulit ko lang yun kagabi, kaya... Hindi, panoodin nyo na lang Sir Perks dun kagabi. Meron yan, in-upload ko, ang dami. O kaya dun sa YouTube channel natin, nasa may YouTube channel natin nandito, no? Andiyan sa YouTube channel, in-upload ko na kagabi. 5 minutes solve by Sir. Hindi, hindi natin ulitin yung, ano, hindi natin ulitin yung long division na kagabi. Almost 2 hours yun. Hanapin nyo lang dyan, ayun, no? Sir Tokwa, sa ating YouTube channel at saka sa ating
Facebook. No? Hanapin nyo lang. Okay? And then dito na tayo, mag-synthetic division kasi talaga tayo, no? Kaya mabilisan lang. Kaya ba 30 seconds solve mo problem, sir? Challenge nga. Hindi kaya, no? Nag-work po siya sa normal pero may variable lang. Subscribe nyo yun, eh, no? Tinan nyo yun sa baba, Sir Tokwa. Ha? Search nyo sa YouTube, tsaka search nyo sa Facebook, ha? Okay, synthetic division na tayo. Synthetic division, x plus 2, gagawin mo dyan, x plus 2, equate mo sa 0. And then ito, i-transpose mo doon, magiging x2. Okay? Madami mato. Thank you po, Sir Christian. Ito na, ha? Tapos, ang gagawin natin dyan sa negative 2, papaupuin natin siya, no? Paupuin mo siya dyan, na ganyan. And then ito, mga... Tingnan mo muna kung magkakasunod yung variable, no? Kung descending ba yung kanilang exponent. Kunyari, x squared, x, tas yung walang exponent, yung constant. Isusulat mo yan, 2 plus 7, tapos 6. Okay? Ito yung synthetic, ha? Kahit kalokohan mo. Sa ganung aras mo, maganda mag-review. Hindi, ngayon lang talaga, eh. Kasi... Galing nga ako ng, ano, let ko na nga this guy. Si sir, naka-exam na ako ng let. Ang dami pa naman. Ayan, Ma'am G, yung nasa may taas mo na nag-comment, si Sir Z. Estudyante ko sa let yan. No? Okay? So, ang gagawin natin, itong 2, ibaba mo dyan. Ayan na, 2, ibaba mo. Unang-una yun, ha? Ay, pangalawa na yun. Oh, isang ganda yung gabi. Oo, oh, tama yun, no? Okay, ibaba mo yung 2, tapos ito, yung multiply mo dyan. 2 times negative 2 magiging negative 4. And then 7 plus ito, i-add mo. 7 plus negative 4, makakakuha ka ng 3. 3 times negative 2 magiging negative 6. 6 plus negative 6 magiging 0. Ito yung remainder natin. Tapos ito naman, ito, 2 tsaka 3. Ito, maminusan mo ng 1 yan. So, ito magiging leading niya. So, magiging 2. Tapos, eto, ano yung minus niyan? Pag minusan mo ng exponent, magiging x. Tapos, ito naman, kung positive yan, positive 3. Ito na yung ating sagot. Then, 2. Oh, very good, no? Sir, ako pa magsasagot, patry lang po. Hindi, sige, meron pa tayo. Pwede rin long division. Pwede, no? Ginawa na natin yung tatlo, ha? Tatlo na yung ginawa natin dyan. Oh, sige, sagutan nyo to. Kahit anong gusto nyo gawin. Pero long division dapat. Ay, synthetic division pala. Ah, sige, anong sagot? Sagutan nyo muna yan. Ang bilis, sorry. wala, para kung ano ngayon. Puro pa simplify, no? Oo nga, oo, no? Ganun daw ang nangyayari. Ayan, sige, magsagot na yung mga magsasagot dyan. Dito yung linear po. Ah, linear? Wala pa tayo, malapit na tayo dun. Sa linear, sa ano? Sa may linear equation. Malapit na tayo dun, ha? Oh, ayan, nakikita ko na. Pinakamadaling lesson sa grade 10, synthetic. Wow, very good, very good. Thank you po sa mga nag-share, no? Nagpa-follow, nagbibigay na sa atin ng gifts. Si pag mali yung gawing tama. Si pa rin. Nag-scroll lang ako, may quiz agad. Yes. Buti nga po, madali yung prop ed. Madali ba prop ed? Thank you po sa mga i-share nyo naman, no? Para, ayun, 300 yung nanonood sa atin, no? Diba? Hindi mga natutuwa dyan. 300 yung nanonood sa atin. Picturean ko muna kasi ang dami nating nanonood, ano. Maraming maraming salamat, everyone. Ibig sabihin niyan, sinishare niyo at saka nilalike, no? Saan na ba yung ano ko? Engineer Edmark. Uy, good evening, engineer! See, okay, let's answer this one. Okay? Thank you po sa mga nagpa-follow dito. Nag-long division. Mabilis ba? Sige, ayusin natin, no? Mukhang mabilis yata yung ginawa natin, ano. Kapsag ko lang na konti, ha? Ang galing mo magduro eh. Sir, huwag mo na i-send sa GC, nandito na. Huwag mo na i-send sa GC na nandito. Oo, hindi natin, natin sasabihin. Malalaman kasi nila, no? Okay, ganito gawin natin, no? Synthetic division yung lesson. Synthetic division yung gagawin natin. Enough na tayo dun sa kanina. Loke lang sa program. Oo nga, kapapansin ko nga. Pangalan, grade 10 daw, sabi nila. Ang gawin natin dito, x minus 1. Oh, ito na. Step 1, etong divisor, x minus 1, i-equate mo sa 0. Step number 1, ha? Equate mo sa 0. And then ito, i-transpose mo doon. Ano mangyayari pag tinranspose mo yan? Magiging positive 1. Okay? Ayan na.
Second step 'yon. So positive one, gagawin mo diyan, papaupuin mo siya kagaya ng sinasabi ko. Paupuin mo siya diyan para siyang prinsipe, prinsesa, no? And then ito, tingnan mo to. 3x cubed minus 4x squared plus 2x minus 5. Kailangan yung exponent niya ito, ayan. Kailangan pababa. Okay? At saka wala dapat mag-i-skip. Kunyari, nawala yung nawala to, kunyari wala yan. Lalagyan mo ng 0. Okay, tama yun, Sir Z. No, so ang gagawin natin diyan, isulat mo to. 3. Ito, negative 4. Tapos positive 2. Pag positive, kahit huwag mo na isulat yung ano. Tapos ito, negative, negative 5. Okay? Sino to? Sabi ni Natoy. Edi wow. Sino si Natoy? Ayan. Tinungan natin kung makakapag-ano pa siya. Okay? Susulat mo ng ganito. Lalagyan mo ng isang space para isusulat. Diyan mo isusulat yung number. No? So, baba mo tong 3. Tapos ito, i-multiply mo dyan. No? Baba mo, ito mo multiply mo dyan. Ito, sabi nito. Ano ko? Ay, tama yun. Si Sir Chan na sumagot. Very good, no? Okay? So, ito, i-multiply mo dyan. Hindi mo siya dyan ilalagay dito. No? So, 3 times 1, makakakuha ka ng 3. Ayun yung una natin ginagawa. And then, negative 4 plus 3, magiging negative 1. Negative 1, no? Very good. And then, itong negative 1 na to, i-multiply mo sa 1, magiging negative 1 yun. Okay, very good. And then, ito, 2 plus negative 1, magiging positive 1. Okay? And then, 1 times 1, magiging 1. And then, negative 5 plus 1, magiging negative 4. Tapos, ito, ito yung sagot natin, ito yung quotient natin, ito naman yung ating remainder. Ngayon, etong ito yung leading mo dapat, kailangan yung nakabawas dito ng isa. Kailangan magiging x squared na lang. So 3, sulat mo 'yan. Tapos ito minusan mo ng 1 'yan, magiging 3x squared, no? And then ito na yung susunod niyan. Ano ba sunod diyan? Kung x squared 'yan, edi x ito minus 1. So parang 1 minus x, parang ganyan 'yon, 'di ba? So hindi na naman natin sinusulat yung 1. No, sinulat ko lang para makita natin, no? And then etong 1 na to, ipa-plus 1 mo na lang siya. Ito na yung ating quotient. Tapos remainder, negative 4. Yung isang way para isulat yan is 3x squared minus x plus 1. Tapos, dahil nga minus yan, ilalagay mo yan, minus 4 over yung ating divisor, no? X minus 1. Nakikita ba? Ayun yung ating final answer. Dalawa. Pwedeng either of the two yung form ng sagot natin. Nagigets ba? Madali lang, ano? Sagot natin the letter. Letter B. Okay? Letter B ba? Letter C? Ay, letter C pala. Sorry, letter C. Letter C. Sorry. Akin. Ay, thank you naman, Sir Z. No? Okay, yan po lesson namin ngayon. Sakto sa grade 10. No? Hello, sir. BS Benjamin Financial Management po ako, sir. Pwede po ba mag-teacher in math? Yes, kukuha lang po kayo ng 18 units. Ano sabi nito? Bawal na magtanong ng edad niya. Bawal magtanong ng edad dito, no? Sa mga advanced ito sa inyo. Very good, no? Okay, nag-gets ba yung ating ginawa? Wala pa tayo dyan, eh, no? Wala pa tayo sa circle, no? Algebra lang tayo. Ito lang topic natin, algebra. Tapos, synthetic division. Okay? 18. Sa Scream Yami ba? Or sa din? Ano yung Scream Yami? Wala pa tayo niyan, eh. Hindi pa. Ano pa lang? Linear equation yata, na? Hindi, remainder theorem muna. Tama, Ma'am G. No, pag mga ganyan, mga financial, sunod synthetic circle. Hindi. Wala. Ano synthetic circle? Wala yata tayong ganun. Tama ba? Ano ba sunod dyan? Alam ko synthetic, ano muna, eh. Pagkatapos natin dyan, alam ko remainder theorem. Dapat ba na sinabay ko na dyan, eh. Para makahabol tayo. Ano ba sunod?
May inequalities pala. May inequalities pala dito. E, sir, ano nga? Physics? Ano? Wala tayong physics, no? Ano? Ayan natin, wala ata dapat to yung sa choices. What? E, binomial theorem. Unit error din kasi ako from AB math naman course. Ay! Unit error din kayo, Ma'am G. Unit error din ako, ano? Unit error na pala si Ma'am G. Bukas daw po yung fraction kami. Sir, anong aralin para sa aviation? Hala, hindi ko alam, Sir MG. Hindi ko alam eh, aviation. Mga engineering lang yung medyo mega. Mali yata yung choices. Kung mali yung choices, at least alam natin yung process, no? Sagot nyo lang letter E. Yung first term ng mga choices, walang 2. Ay! Mali tayo doon. Di sagot D. Okay. Ah, sakto ha. Okay. Ah, sige. Gawin na ulit natin ha. Dahil wala yung sagot daw. Tingnan natin eh. Okay. Sir, ano? Wala tayong ganyan. Okay, letter E ha. Lang yung letter E. Wala tayo sa... Araw pa, yes, araw-araw tayo nagla-live, ano? Okay, gagawin natin unang-una is ito. Ginagawa natin dyan, in-equate natin, no? Equate sa 0. Hey, good evening, Ma'am Shell! No? Wala pa ka, kasi mula pa lang natin, no? Number 3 pa lang yata tayo. 3 pa lang ba? Ngayon, i-transpose mo dun, magiging 1. Okay? Itong 1 na to, ito na yung papaupuin natin. Paupuin mo na, 1. Tapos tingnan mo kung magkakasunod yung exponent ng mga ano natin. Itong 3x meron yung x0, 'di ba? Kaya siya naging 3 na lang. So ito anong coefficient niyan? 1, 2, negative 1 and 3. Ngayon isulat mo yung hilera sila, negative 1, positive 2, and then negative 1 and then 3. Okay? Tapos maglalaktaw ka dito ng isang hilera tapos saka ka mag susulat ng mahabang linya. And then, itong 1 na to, dyan lang siya. Itong unang-una, ibaba mo. 1 times 1, magiging 1. 2 plus, tas add naman, puro add kasi yan, no? 2 plus 1, magiging 3. And then, 3 times 1, magiging 3. Negative 1 plus 3, magiging 2. 2 times 2, magiging 2. And then, ito, 3 plus 2, magiging 5. Okay? Sulat natin to magiging, ilan yan? Kung x yan, magiging, eto, maminusan mo ng 1 yan, magiging x squared, no? So, 1, yung 1x squared, parang x squared lang din yan, di ba? Pinakita ko lang dyan, ha? Huwag niyong gayahin yan. Tapos ito, add mo yan, positive, 3x, tapos, plus, 2. Remainder, 5. Ngayon, ano pa yung other way natin pagsulat yan? X squared plus 3x plus 2. Plus 5 over yung ating denominator na x. Ayan, so 1. Kung titingnan nyo, wala yung choice. Wala nga, no? So, sagot natin, very good, no? Letter E tayo, no? Okay, dito sa channel natin, okay lang yan pag nawawalan tayo ng sagot. At least, alam natin yung process. Now, yun pa ulit-ulit natin sinasabi dito, no? Kung napapansin nyo, alam... Good night, sir. Salamat. Gets ko na. Okay. Very good. Thank you. Okay? Thank you po sa mga nag-like sa atin, no? Pwede na mag-bounce, no? Gabing-gabi na rin, no? Nahiya nga ako sa inyo pag masyado tayong gabi, no? Okay, nagigets ba? At least alam natin yung process, di ba? Papasa na ako sa exam, sir. Very good, no? Good night, sir. Pasok pa mamaya 5 a.m. Sige. Bounce na, ha? Pwede mag-bounce. Dito lang pwede mag-bounce, no? Next time, bro. Nasabi nga natin dito, yung regular na pumapasok is regular student. Tapos yung bibihira, irregular. And then yung mga bagong like sa atin, natawag natin yan is transferee. And then, tawag natin sa mga nagba-bounce. Pwede mag-bounce, no? Tawag natin doon is mga... Baka... Hindi pa, madami pa. 6 items ata. Transferee. Tapos yung mga nagba-bounce, nagka-cut ng class, no? Pwede yan dito. Okay, cutting class, pwede yan dito sa atin, ha? New follower po, ayan. Ma'am or Sir Ducky, kayo ay transferee, no? Welcome naman po lahat dito, ano? Ito lang, no? Meron tayong kasing rule dito, no? Kung mapapansin nyo dyan, pwede magharutan, magkakakilala na nga yung mga students natin dito, no? And ang bawal lang dito ay medyo hindi magaganda magsalita, no? Yung mga nangaaway. Uy, good evening, Sir Adrian. Sir, better late. Oh, hindi madami pa, Sir Seno. No? Grabe, nalimutan ko na agad dyan, senior high school lang. Hindi, at least, hindi maaalala nyo dito. Na, pwede magkarutan dito? Pwede ba mag... Pwede. Pwede, Sir Pao, di ba?
Wala nga si Ma'am M. Asan ba si Ma'am M, Sir Chan? Pwede, pwede. No, good evening, Sir Rory. Good evening. Magka-calculus din mo. Oo, kaso hindi pa ngayon eh. Pwede, pwede mag-arutan dito, Sir. Pa. Oo, naman. Hindi lang pwede rito mag-away, ano, diba? Alam naman natin yun, no? Tsaka may, yung mga medyo mga nagko-comment ng ano, hindi natin kasi na-allow yun dito, no? Yung mga, ano, magsalita, no? Binablock natin, no? Yung mga na mag-i-stay dito, yung mga gustong matuto lang, tama ba? Walang bang, sir? Term break na. Uy, talaga ba, Sir Bean? Term break na? Decent comments lang. Very good naman, ano? Ano ba, sige pa namin. Ano? Di kasi pa namin na topic yan. Wala po yata ang tamang sagot. Recess muna. Sige, pwede mag-recess. Uy, midnight snack na. Anong recess? Anong, ano, lunch? Midnight snack na, uy. Labas na. Okay, let's answer this one. Walang sagot? Walang sagot? Aray ko. Wala pa tayo po. Kalma, wala pa po. Okay. So, gawin natin ito. Divisor mo, equate mo sa 0. Okay, and then i-transpose mo siya. Magiging x equals 2. Ngayon, itong 2 na to, paupuin mo. Okay, and then sulat mo tau 4. Kung mapapansin mo, sabi ko lagi, check nyo yung mga exponent. Check nyo yung exponent. X cube. Dapat meron ka dyang x squared. Nawawala yung x squared, diba? So, pag ganun, isulat mo 0. Kasi pag isinulat mo yan, parang ganito yan. 4x cube plus 0x squared minus 3x plus 2. Nagigets ba? Pag wala yung squared, lalagyan mo siya ng 0. Kaya ganun. Ah, sige. Ay, Dota ba? Sige. Pwede mag bounce, ha? And then, negative 3. And then, plus 2. Okay? Yun 2. Nagigets ba? Pag wala yung, kaya pinapacheck ko lagi sa inyo to. No, check nyo yan, ha? Pag wala yan, ibig sabihin, ang nangyayari, ang ginagawa natin, lalagyan natin siya. Okay? So, sulat mo ngayon yan, ibaba mo to 4. Mas madali lang division, di ba? Yes, depende. Ingay po ng... sige, mga magdodota, pwede. Dito lang ang pwede, ha? No, pwede lang dito. Dito lang, ha? Sa Sir Tokos classroom lang yan. Inaalo ang mga nagbabounce, mga nagkakat. Sa tunay na buhay, hindi pwede yun. Ay, thank you po, Sir Hotdog, sa pag-send ng... Ay, Sir Sayon, thank you din po, no? Yung rule, no? Tama, mas madali. Okay? At saka dito kasi sa long sa synthetic, sabi ko nga, maraming bawal dito. Mas maraming bawal dito. Okay, baba mo to. Mangyayari dyan, i-multiply mo siya, magiging 8. 0 plus 8, magiging 8. 8 times 2, magiging 16. Negative 3 plus 16, magiging 13. And then 13 times 2 magiging 26. And then 26 plus 2 magiging 28. Ito na yung ating remainder. Ito na yung ating quotient. Ngayon, itong leading mo, yung 4, ang mangyayari dyan, isusulat mo siyang 4. And then ito, maminusan mo ng isa yung ano niya, exponent, magiging x squared. And then ito, ano sunod niyan, magiging 8. Tapos yung minusan mo ng 1 yan, magiging x. Tapos ito naman magiging 13. Tapos remainder 28. Ang sagot natin dyan is letter C. Okay, very good. Sir, grade 10 daw to. Na grade 10 daw. Very good. No, nakita ko letter C. Ha? Madali lang basta alam. Tama yun, Sir Senon. No? Mas prefer Y. Pwede mag-bounce ha dito. Pwede ha. Okay. Nagigets ba? Okay? Letter C tayo, ha? Letter C sagot. Okay? Very good, ha? Pagkalis na dami na li... More pa po. Okay, meron pa po. Next item. I'll go. Professor Top. Hindi si Professor yung tawag sa akin, eh. Ang tawag sa akin sa ano is Sir. Tapos yung pangalan ko talaga, no? Wala tayo yun, Ma'am or Sir Sheep, no? Beans. Next question. Math 75? Ano yung sa Math 75? Grade 75? Sir John. Uy, Sir John Bautista pala ito ah. Ah, may mga sagot ah. Very good, letter C. Natutuwa ako pag may sagot. Ibig sabihin, tama yung choices natin. Nakadalawang tama pa lang ako. Okay lang, hanggang 10 naman to. Ang passing niyan, siyempre 8, di ba?
Pag nakikita ko yung mga sagot niya, ibig sabihin, tama yung choices. Ay. Ang lamig na naman ang kape ko. Ang tsa ako. Wow, pangatlo na. Very good, ha? Mag-practice, MZ, no? Paano gumaling sa mat? Practice lang. No? Kung napapansin nyo naman, hirap mag-solve sa utak. Kailangan nyo ilabas yung mga ballpen nyo dyan, no? Ilabas na. Ballpen sa... Sir Pew, letter C? Oy, sir Chan, huwag mabigyan ng cobra green yan. Kung napapansin nyo kasi, no? Pag meron dito, papansin nyo ba? Laging may mga nagko-comment dyan. Mga engineer, mga BS EdMath, lahat ng may mga math or kahit anong subject, kahit anong course ninyo. No? Napapansin nyo, kaya kong sagutin? Napapansin nyo? Alam, mga, kung ano man sinasabi nyo, calculus, DE, nasagutan na. Parang sinasabi nyo, hindi sir, that ganito. Stingred daw. Ang ginagawa ko dyan dati, no? Bago pa lahat, yung preparation ko, matagal na, no? 2007 pa lang, no? Nagmamat na ako, no? Lumalaban na kami. So, ibig sabihin, dumaan ng maraming panahon. Nag-practice kami. Merong mga gabi na hindi pa naman uso kasi Facebook. Ngayon kasi uso Facebook, uso TikTok, no? Marami kayong distraction, no? Para mag-aral. Ang pag-aaral kasi ng math is, ikaw lang mag-isa, nasa tahimik na room ka, ganyan, aaralin mo siya. Hindi, Sir Pin. Pangalan niya ni Michael B. yung Tokwa. Hanapin niyo kung ano palabas ni Michael B. yan. Yung Tokwa. Ayan, Sir Michael B. Okay, tapos ganun. Kailangan kasi, alam mo sa sarili mo, kumbaga parang, pwede na ba itanong kung kailan yung lesson about sa polynomial? Malapit na tayo dun, no? Malapit na tayo dyan, malapit na. Kasi linear function na yung susunod dito, malapit. Okay, let's, pre-cal ba yun? Dedication yan. No, at least, yung ano mo na parang consistent mo siyang inaaral, no? Marami na akong mga classmate na nauna na sa aking mag, ano, gusto kakayanin, no? Okay? Tama yun, Sir Pin, no? Okay, ito na gawin na natin. X minus, X plus 1, equate mo sa 0, ilipat mo dyan. Ano mangyayari dito? Magiging negative yung sign niya. And then yung negative 1, I, paupuin mo, no? Paupuin mo siya. O, yan na. Diyan na siya, nakatayo na siya dyan. Ngayon, tingnan mo ulit, no? Pangalawang ginagawa natin, tingnan mo yung pagkakasunod-sunod ng mga exponent. May nawawala ba? Kung wala, isulat mo na yung mga yan. Isama mo yung mga ano nila. No, so, 6, 7, negative 1, 5. Maglilib ka ng isang space para isusulat mo yung mga minumultiply natin sa kanya. Yung unang-unang term, ibaba mo, multiply mo dyan, magiging negative 6. No, negative 1 times 6, negative 6. 7 plus negative 6, 1 yun. 1 times negative 1, magiging negative 1. Negative 1 plus negative 1, magiging negative 2. Negative 2 times negative 1, magiging positive 2. Tama ba akong ginagawa mali? Sige, yung mga magkakating, pwede mo na. Tama ba ginawa natin? Ba't parang mali yung sagot ko? Ibabaw mo na yung 6, negative 6, 1, negative 1. So, sorry. Dahil kasi sinasabi ni, ano eh. Ayan, ni Sir Rola. Ay, Sir Toko eh. Okay, ito na. No? Tama ba? Tama na ba tayo? Remainder 7. Okay. Ah, sige, pwede nang mag-bounce, ha? Medyo gabi na talaga. Nakaya nga, eh. Ito, so, 6. Sulat mo, tingnan mo muna to. Minusan mo ng 1, magiging x squared. Yung 1, parang magiging plus 1x. Pero hindi naman natin sinusulat ng ganyan yan. Sulat mo lang siya ang 1x. And then, negative 2. And then, remainder 7. Ano sagot doon? Letter? Ito. Okay, yung sa ilala. Yan. Forget yan. Thank you Ma'am Gina. Thank you na. Yan. Buti nakikinig pa. So, sagot natin letter C, no? Nagigets ba? Ganyan lang kadali yung synthetic, no? Next. Hindi, madami pa. Ilang item pa to? Teka lang, ha? Check ko lang. O, 5 pa pala. Go. Engineering. Medyo meron. May part sa ng engineering. Pwede rin, ha? Tama yan. Ano sabi na yun?
yung pagdagdag ng zero as coefficient is ginagamit din po ba sa long division? Yung pagdagdag ng coefficient ay pagdagdag ng zero as coefficient. Yes, Sir Chan, pwede yun. Ayun talaga yun yung kagabi. Kung di ba naalala nyo? Kagabi, nahihirapan tayo dun sa merong ano. Kasi ganun talaga yun eh. Kapag katama yung pagkakalagay mo nung sunod-sunod nito, nito mga term, pag tama yung pagkakasunod-sunod mo nyan, pag may nawawala, nilalagyan mo siya ng zero. No? So, dun tayo kagabi, dahil nga ang gulo nung, ano, hindi ko madagdagan kung saan yung pagkakasunod-sunod dun, dun tayo nahihirapan. Okay, let's answer. Nakikita ko na puro A. Wow, very good, very good. Huh? Okay, tingnan natin. Sige, magsagot yung iba dyan. Ilabas yung papel at ballpen at tayo nag-aaral ngayon, no, ng synthetic division. Okay? So, sa mga bagong dating, ito yung ginagawa sa Ma'am Pulin, letter A. Sir Pin, and Sir Chan, A. Kaya pala kagabi, sir, dagdag ka ng... Oo, ganun talaga yun, Sir Chan. Kasi pag hindi mo dinagdagan yun, mamamalik eh. Kaya parang ano yun, parang dito sa synthetic, eh yun yung parang crucial. Pag wala yun, mali ka na agad. Okay? So, next, gawin na natin to. X minus 3. Equate mo sa 0. Ililipat mo doon, magiging X equals 3. Okay? And then, yung 3 na yan, paupuin mo, kagaya na sinasabi ko. Tapos tingnan mo, check mo, magkakasunod ba? May nawawala ba sa ilera? Wala. So, sulat mo na, 3. Negative 1. Oh, ito, negative 1 yan ha. 3, negative 1. Positive 2, negative 4. Positive 2, negative 4. And then, ito, baba mo to, magiging 3. 3 times 3, magiging 9. Negative 1 plus 9, magiging 8. 8 times 3, magiging 24. 22 plus 24, magiging 26. 26 times 3, magiging 78 ba yan? 8. 78. Magiging 78, and then magiging negative 4 plus 7, magiging 74. So, pag isinulat natin yan, ito yung quotient natin. Itong leading, maminusan mo ng 1 yan, magiging x squared, magiging 3x squared plus 8x plus 26. Ito na yun, ha? And then remainder, 74. Letter A. Nandali lang, no? Ah, sige, sige, mga mag-re-resess dyan, pwede. Pasabay ako, ano, yung paborito ko. Chokwik palamig. Medyo, malapit na, ano na lang. Apat na items na lang tayo. Madali lang naman siya, ano. Nagtali na bagay sa buhat ko. Este, mga ganyan, no? Hotcake, pineapple juice ba? Hindi sa akin, hotcake, tsaka ano. Chokwik yung chocolate. Na? Chokwik pa kayong meta nun dati. Chocolate siya na ano, na palamig. Tapos ang mangyayari nun, pumapait siya. Wala pa tayo yung Sir Pier, no? Di Sir? Nga natin. Ang mangyayari nun, dahil matamis yung ano, ay Sir Paul, letter A. Okay ba? Ba't yun lang? Mapait. Dahil matamis yung hotcake, ang mangyayari, uy, magkakapare kaya, letter A, Engineer J, letter A. Papait yung choke week. Uy, sir. Oh, tingnan natin yung mga sagot dyan. Okay? Sige, maglabas ng papel ha. Raise to 4 pala. O, tingnan nyo, baka may nawawala dito, no? So, unang-una, titingnan nyo to, no? Unang checking natin is ito. Kung ganyan ba siya, tapos kung meron ba siyang variable na iba. And then, ito naman, titingnan mo, kung gaganyanin mo, kung may nawawala ba sa hilera nila. Kung wala, go na. Di ko sure magkausap tayo. Ano yun? Ah! Narito ka, Sir Pao, kung ano yung sagot natin. Tinangan natin. Ah, let's answer this one, no? Bago pa magkalituan tayo, ano? Thank you po sa mga nag-follow, no? Mga nag-send ng gifts sa atin. Nagla-like, 6,000 likes sa tayo, no? Tsaka 135 pa din. So, tama. A, nasa... Yung sa amin, mataba yung hotcake. Doon sa amin, dati sa kung saan ako nag-aaral. No? Ito, magkano? 8 ba? 5? Basta ganun eh, 10. X minus 2, tapos equate mo sa 0, magiging x equals... Uy, mali. Ano ba yun? Sorry. X equals 2. Ipat mo yun dyan, ha? Itong 2, paupuin mo na siya. Tingnan natin kung may nawawala ba to the 4th, 3rd,
x squared x 3. Okay. So, sulat mo 6, negative 5, positive 2, negative 7, and 3. Okay? Sulat mo dyan, baba mo to. 6, baba mo dyan. 6 times 2, magiging 12. Negative 5 plus 12, magiging 7. 7 times 2, magiging 14. 2 plus 14, magiging 16. 16 times 2, magiging 32. 7 plus negative 7 plus 32, magiging 25. 25 times 2, magiging 50. Tapos 53. Ito na yung remainder natin. Ito naman yung ating quotient. Itong 6, no? Sulat mo yan. 6 leading coefficient natin yan. Tapos ito, minusan mo ng 1, magiging x cube na lang. And then, magiging plus 7x square dahil ito na yung kasunod niya. And then, plus 16. X na lang yan, plus 25, and then plus 53 over itong x minus 2. Or pwede rin sabihin natin na ito is remainder 53. Letter A. Very good. No? Wala ko. Uy, sir, pag minimental mo lang itong ginagawa natin. Kasi pag nag A, ilog sa method. Okay? Kailan niya po si Wow Man? Hindi ko kailan. Ay, okay lang po. Ma'am Koreng, no? Okay lang yan? Kombong pogi sa amin noon, sir. 5 pisong, medyo sa... Wow, sarap naman noon. Hindi sa nakikailan. Tama naman, ha? Ay, sir, Chan, liligtas mo yung sarili mo dyan. Ano? Promise, 5 lang? Kombong pogi sa amin ng sir, 5 piso, may juice at banana. Ang sarap naman ng 5 piso lang. Anong year ba yan, sir? Ano? Syrup in. 5 piso banana, Ma'am G? O, pwede. Pero yung may juice, parang mahirap pa yun. Parang mahal yata yun dapat. Okay, last 3 items na lang tayo, no? Wala nang... Ano ba nabili sa 5 piso? Teka. Tinapay na tagparang tagdudos. Baka mura lang sa amin kasi probinsya. Pag mga pang-province, mura yun eh. No? Pag mga kapitbahay mo lang. Ay, may sagot na letter B. Ibig sabihin, may tamang tayo sagot, ha? Uy, pwede maglabas ng ano ha? Pwede maglabas ng ano natin. Ano ba? Nasaan na ba? Pwede maglabas ng papel, no? Hindi nyo lang nakikita sa screen. Ang dami kong papel dito, no? Be sure. Ano, Sir Jan? Sure yan, ha? Variables ba tawag sa X? Ah, yes. Variables. Pwede rin coefficient. Pero, literal coefficient. Hindi makatulog sa gabi, kakaisip sa'yo. Ang sign. Uy! Sign, letter E, nagdot pa ako sa 33, negative 6. Okay. Last 3 items na lang, na last 3 items. 12 naman, ano? Parang umaba tayo ng 1 hour na. May get? Okay, let's answer this one. Okay, so anong gagawin natin, no? Para matandaan natin, no? In divisor, equate mo sa 0, and then transpose mo siya, magiging negative 3. Okay. And then, ito na yung papupuin mo. Papupuin mo siya. And then, check natin kung yung pagkakasunod-sunod ba kung may nawawala. To the 4, to the 3rd, 2nd, or squared, tas 1, tas coefficient. So, wala. Papupuin mo siya. Sulat mo 4, 9, negative 5, and then 1, tsaka negative 6. Ngayon, ibaba mo yan dito. 4, baba mo. 4 times 3, negative 12. 9, plus negative 12, magiging negative 3. Negative 3 times negative 3, magiging 9. Negative 5 plus 9, magiging 4. 4 times negative 3, magiging negative 12. And then, magiging negative 11. And then, negative 11, tsaka... Ito yung sinasabi mo, Sir Chan. 33, ano ba yan? 33. Negative 6 plus 33, magiging... Ilan yan? Positive. 27. Okay. So, ito magiging 4, no? Sulat mo 4.
At as tingnan mo to, kung anong leading niya, maminusan mo ng 1 yung exponent yan, magiging cube. Kasi sulat mo na to, sunod-sunod na lang yan, 3x squared plus 4x minus 11, meron tayong remainder 27. So, sagot natin is letter B. Tama ba? Wow! Mental mawa. Oh, E? Okay. Next, last two items na lang ha para matapos na tayo. Go. Ang taas ng exponent to 5. Ang sakit sa mata. Malinaw ba? Malinaw, no? Mental health matters daw. Yes. Na. Marami na tayong ginagawang mga seminar. Letter E. E. Oo nga, no. Okay. Wala pala. Mali pala. Let's answer this one. Teka lang, usog ko lang konti, ha? Okay. Let's answer this one. Ito, transpose mo na siya, no? So, magiging x equals 1. Yung 1, paupuin mo. So, tingnan mo na natin, 5, 3, oh, no, nawawala yung ano, nawawala. May nawawala ba talaga yan? 5, negative 4, 3, 0, ba't natin nilagyan kasi nawawala yung x squared? Negative 2, tas 1. Very good, no? It's me, LGS, no? Tama yan. And then, meron yan na walang 0. Kung titinan mo, no? 5x squared minus, out, to the 5 pala, 5x to the 5 minus 4x to the 4 plus 3x squared. Meron yan nakalagay na parang plus 0x squared minus 2x plus 1. Okay, ito baba mo yung 5. 1 times 5 magiging 5. Negative 4, ganyan. Plus 5 magiging 1. 1 times 1 magiging 1. 3 plus 1 magiging 4. 4 times 1 magiging 4. 4. 4. 2. 2. 3. Sagot natin is, ito, tingnan natin. 5 x to the, minus 1 magiging 4. Ito magiging plus x to the third plus 4x squared plus 4x plus 2 remainder 3. Masagot doon. Bisana, tingnan natin ba't mali. 3, 5x to the fourth. Ay, oo nga. Nawala yung 3. Wala dito yung 3. Dapat may 3 pala yan, no? So, ito sana sagot kung sakali. Kaso, na-type tayo yata dyan. No? Letter. Isagot natin. Ha? Letter E. Oh, very good na napanood. Oh. Should I buy... Ano yun? Ito nawala si... Oo, no. Nawawala yung ano doon natin. Last item na tayo ito. Ang taas pa naman nun. Ang hirap pa naman yung ano nun, ha? Go. Last item. Number 10 yan eh. Number 10 ba? Ata. No? Para makapagpahinga na tayo. Inabot na tayo ng ano? Ano na ba? October 14 na. Minecraft ba yan? Should I buy fire aspect Brian? It costs 5 emeralds. A? Ba't may mali? Ano yun, sir pa? Ba't may mali ata? No? Ganon. E? Oh, dami. Functions po. E? Wag mo litoyin yung mga kaklase mo dyan. Naisip ko ano susunod natin na lesson eh. Hey sir, minute. Wow!
Teka, calculate ko yung 39 times 2. Wala pa tayong derivatives eh. Algebra pa lang tayo ha, algebra. Ayun, nakikita nyo. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Ang dami natin nag-follow ngayon ha. And then, mga nag-like sa atin na 6,000. Nakapanood sa atin ng 9,000. And then, yung nanonood sa atin ngayon is 100 plus. No? Maraming salamat po. No? And feeling ko naman worth it yung ginagawa. Worth it ba yung ginagawa natin gabi-gabi? No? Nagpapakapuya tayo dito. Sabihin nyo nga kung carry, tama ba? May natututunan ba kayo kagabi-gabi dito? Anong level sa common algebra? Hindi ko alam eh. Parang grade 10 yata to. Eh naka. Sige, let's answer this one na. No? X minus 2. Transpose mo daw. Magiging positive 2. 2. And then, eto tingnan mo. Check mo muna. 4. 3. 2. X na lang. Tapos, okay. So, pwede mong isulat yan. 7. 6. Negative 1. 9. And then 4. And then, baba mo yan. Magiging 14. Binaba natin, i-multiply natin doon. Magiging 2 times 7, 14. 6 plus 14, magiging 20. 20 times 2, magiging 40. Magiging 39. 39 times 2, magiging 78. 78 plus 9, magiging 80. 7. 87 times 2, ilan yun? 16, 17. 174. 174 plus negative 4 magiging 170. Ito yung ating remainder. No? Ito lang yung nakikita ko may remainder. Pero sulat muna natin na maayos. Wait lang ha. Okay. And then, etong 7, ayun yung leading natin. Tinan mo lang dito, may minusan mo ng 1 magiging x cube plus 20x squared dahil yung kasunod niyan. And then, plus 39x plus 80 7, remainder 170. Very good. Letter A ang sagot. Letter A ba? Sir, nalate ka ba? Ba't gabi ka? Oo, pagod na ang inyo. Dahil nga, ang dami kong ginawa ngayon. Or it's sir, lalo na sa nocturnal person. Ano, maraming salamat. Ayun na yung, naalala ko yung sinolong research ng group every night. May dalawang cobra green. Eh, ayan. Maraming salamat na and sana nakibasa ko naman worth it naman yung ginagawa natin, ano. And syempre, ito lang naman is ano, no, minsan hindi na natin kaya nakapag-topic pa tayo linear. Ano pa lang tayo linear pa lang, ma'am, no. Thank you pa sa mga nagpa-follow sa atin. Maraming salamat. Sa mga gustong humabol sa mga na-lesson na natin dito, ina-upload ko yung mga ano diyan, no. Tingnan niyo sa baba, no, sa lower right. Sir Tokwa sa Facebook and YouTube. No? Follow nyo lang yun. Nasa may YouTube yung mga ano mga full tutorial natin. No? Maraming salamat. No? Itong profile natin naman is ano sa mga gusto lang matuto. No? Ito kasi is may bayad talaga. Diba? Naalam nyo naman. Nasa review center ako and yung bayad nga sa amin dun is per hour. Ito, binibigay ko lang to ng libre. Kasi feeling ko dito, mas marami akong naaabot na audience. No? And dito, gusto lang yung mga gustong matuto. Ayun lang yun naman yung kinikater natin. No? And sa mga hindi naman yung mga yung nagko-comment ng ano, binablock natin. No? Kasi gusto ko mag-stay dito yung mga gusto lang matuto. And kung gusto nyo naman, ginaganan nyo lang naman yun. No? Ginaganan nyo lang yan. Ay, hirap nyo No? Maraming salamat. I-follow nyo lang to, no? Every night naman tayo nag-ano. Hanggat kaya, kanina tulog na ako eh. Ano RC nyo? Anong RC? Ah, CBRC. No? I-upload ko mamaya yung video. CBRC. Number one review center. No? Alas alit, no? And, yun. Doon ako, ayun yung affiliated ko. Galing ako doon kanina, umaga. And then, nagkaroon kami ng faculty development para yung, ano, no? Mag-meeting kami every after ng, kakatapos na ng let, diba? So, ayun yung binag-meetingan namin. And then, sa mga bagong opportunity, magkakaroon na kami ng mga bagong program. Baka gusto ninyo kung magpaparoon kayo ng ano, CPD. Di ba? Yung mga mag-CPD dyan. No? Hanapin nyo lang yung ano namin, no? CBRC na, ano, doon ako affiliated, no? And dito, sa channel ko, libre, no? Libre. And then, doon naman kasi may mga certification yun yung may bayad. And then, yung CBRC nagbibigay ng mga libreng seminars, no? Hanapin nyo lang doon. Ang may bayad yung mga ano namin. Pinopromote ko yun kasi doon ako eh, no? And alam ko naman na quality talaga yung in-offer namin doon. No? Check nyo na, makikita nyo rin naman.
Merong engineering doon, mechanical and civil. Thank you po, no? And, ito engineering. Meron ha, engineering and civil. New year po, what time po kayo nag-start? Usually gabi. Sa pupunta sa pag-finals na. CBRC, Dr. Carl Balita Review Center. Marami yun, 200 branches sa buong Pilipinas. Check nyo lang kung anong available na malapit na CBRC sa inyo, no? And yun, dito naman is kung wala kang ginagawa sa gabi, di ba? Mag-solve-solve na lang tayo, no? Refresher to, no? Lahat naman dito, welcome. Engineering, okay, kita mo, dami mga engineer na manonood sa atin. Sana ako ng RC ko, kaso di pala, di ko pala, pwede, Sir Pao, pwede, sige, i-ano nyo to, no? Pinapromote naman natin dito lahat, ano? Pero, syempre, in-house na lang. In-house? Ano in-house? Doon sa may ano? Pag in-house yun nandun sa ano, no? And, Sir, red flag, payag ka nun. Hindi naman, hindi natin tatanggi yan, red flag talaga yan. Sir, bagong, yun, Sir, kahit, ay, nagtsaan na ako eh, no? Matutulog na lang talaga ako, nakatulog na ako kanina. Pag-tutor, green flag, ganun ba? sige, yun lang ha, maraming salamat. Sir Pao, no, yung mga regular natin, so, Ma'am G, no, nandiyan yung mga nanonood sa atin, maraming salamat. Every night, no, pahinga na ka, Sir Chan, no, thank you, everyone. Sir Pin, no, Sir Pio, nandiyan pa kayo, Sir Nerd, wala na ito, Sir Nerd, no. And yung next natin na topic is, Sir Pin, topic natin, hindi kinisip ko pa yung ano ha. Thank you po, sir, and classmates, ha. Goodbye, and thank you, classmates, ha. Inisip ko pa kung ano yung improvement natin dito para mas maganda yung system of equation na ba tayo? Sige, system of equation na siguro tayo. Linear equation muna. Ayun yung last problem. Good night. Thank you po, Ma'am Gina. Kaya huwag kami binigyan ng value ng X. Susunod natin yan. Ano? Tulog na tayo kasi ano na. So, sorry ah, ginabi tayo. Kanina talaga tulog na ako. Sabi ko, hindi pa ako nakapag-live. No? Ginagawa natin to, no, every night. Maraming salamat, no. Thank you po. Talabi ko sa uwi. Wala tayong bawal yan. WJ na. Thank you po. Share nyo yung ating live, ha? Thank you po, ha? Good night. Engineer Juban! Sakto, lasan. Nagbababay na. Good evening. Good night na. Ingat, everyone. Babush.